Hello po sa lahat ng mga manlalaro ng Ahedrez. Welcome po muli sa pag-a-analyze ng katatapos lang na game between Super Grandmaster MVL ng France versus Super Grandmaster Shakhriyar Mamedyarov ng Azerbaijan sa Finals Game 2 ng Riga FIDE Grand Prix 2019. Matagumpay ngang nakabawi sa game number 2 sa MVL. At ngayon ay tutungo na sila sa tiebreak games na may 25 minutes plus 10 seconds increment. Abangan pa natin ang mga susunod pang mangyayari. Pero ngayon, alamin natin kung papaano giniba ni MVL si Mamedyarov. Alright! MVL played E4. So Mamedyarov played E5. Knight F3. Knight C6. Bishop C4. Ayan, so Gyoko Piano ang pinili ni MVL. So ina-expect siguro dito ni Shaq ay magbi-Bishop B5. Which is Ruy Lopez. Ayan. So alam natin ang Gyoko Piano, napaka-sharp nito later on, especially sa middle game battle. C3, ayan na, intending to play D4 break. Pero maagang nag-Knight FC si Shaq, kaya nag-D3 na lang si MVL. So, D6, castle. Nag-H6 para ma-prevent yung pin sa G5. Then, Rook E1, castle. Then, H3 para ma-prevent naman yung kaming Bishop G4 annoying pin. Tapos nag A5, ayan. So, to get more space in the queenside, pero medyo bago ito kasi nagkaroon ng drawback sa weak B5 square. So, normally nag A6 lang dito para to followed with Knight A5, ma-eliminate yung Bishop sa C4 na nagko-control sa A2 to G8 diagonal. Okay, so tumira lang ng Knight B dito, normal play, normal development, Bishop E6, then Bishop B5, ayan. So, ito na. Tinetret yung knight sa C6. So, intending to play maybe bishop takes C6. Then, B takes C6. Mag-create ng double pawn yung black. Sa mga ganitong level po kasi, sa higher level kasi, yung double pawn, napakalaking factor na sa kanila eh. Na i-convert nila sa endgame na favorable sa kanila. So, ganun ang ano nila eh. Ang level of understanding nila, masyadong matataas. Okay, so Queen B8 ang idea. Minaneuver yung queen to A7 para may threat mamaya sa F2. And then, knight F1, queen A7, bishop E3, salubong lang. So, bishop takes E3, knight takes E3, knight E7, iwas na, baka mamaya makapture pa, madouble pawn. Tapos A4 para ma-stop yung coming blocks A4 to get more space in the queen side. Tapos, nag-rook AD8. MVL played Bishop C4 again. So, ilang tira na yan? 1, 2, 3. 3 tempos na. Okay, so, pero since positional naman, so playable pa rin. Wala pa rin namang ganung kalaking factor para magkaroon ng disadvantage yung mga tempos na binibitawan. Bishop takes C4, Knight takes C4, and then Knight D7, D4, para at least control yung center. Siyempre, napaka-importante yan ang pinakapintuan ng labanan, yung center. Tapos, nag-queen A6. Ayan, threat yung knight. So, ilag. Knight E3. Rook FE8. Normal development lang. So, may threat din sa E4 later on pag na-open yung E-file. So, persadong dumipensa. Siyempre. At the same time, ano na, mag-connect na yung rooks. E takes D4. Then, MVL chose to play knight takes D4. Kasi dito kasi, pwede rin pong C takes D4. So, maintain yung center. Tapos, may threat pa sa C7 pawn ng black. Ayan. So, pag knight takes D4, dito ay nag-C6 si Shaq. Ayan. So, na-weaken yung pawn sa D6 na yan ang naging pinaka-problema niya later on. Yung D-pawn na yan. Okay? So, dito, para at least ma-maintain yung solidity ng black, dapat nag-ano na lang, nag-knight F6. Yan, at least may pressure sa E4. Tapos, mag-rook AD1. Then, knight G6. Ayan. So, medyo solid-solid lang. Knight D5, knight takes D5, it takes D5, ayan. So, ano lang, at least slightly better lang sa white. So, hindi masyadong ganun kalala yung magiging butas ng black. Ayan, so isa pa sa problema dito, yung ano kasi yung black queen nasa kabila, medyo na out of play. Ayan, so ang labanan kasi dito sa kanila, strategic eh, itong laban nila to. Gyoko Piano na dapat sharp, pero naging strategic positional. Ayan, so balik tayo sa main game, nag C6. And then, MVL played knight DF5. Siyempre, para at least maging aktibo yung knight doon, magkaroon ng mga pressure later on sa G7.
or in the h6. Then Shaq played knight f6 para madepensahan yung weak pawn sa d6 at the same time meron ding pressure sa e4. MVL played rook ad1, knight c8, ayan, para depensahan yung weak pawn sa d6. Yan ang mabigat pag may mga weak pawn eh. So kapag may weak pawn, syempre dapat hangga't maaari i-sacrifice mo na lang, i-convert mo na lang sa atake. Kasi pag habang dulo mong maghanggang dulo mong ano yan, didepensahan, passive naman ang mangyayari sa game. Pero dito kasi hindi pwedeng i-sacrifice eh. Wala talaga eh. Force na depensahan for the meantime. Yun nga lang, passive. Umaatras kasi yung mga pyesa. Ayan, so may threat na sa e4. So, kursadong mag-react. f3. Then, Shaq played d5. After that, queen f2. Unexpected good idea. Maneuvering to g3 square para may atake sa g7 pawn. So may mating attack. So hindi ini-expect siguro ni ano to, ni Shaq to. Okay, so Shaq played rook e6 para depensa sa 6th rank and then magkaroon ng way para makadepensa mamaya doon. Yun nga po ang nangyari. Pero ano ba mangyayari kung i-capture niya yung e4? So tuloy pa rin ang plano. May threat pa rin sa g7. Then g6 followed with the rook takes d8, rook takes d8, may mga knight takes h6. Ayan, so wala na, sa madaling sabi, tira man ng king g7 or king f8, may mga queen g5. Ayan. So may mga tagus hanggang d8 ang pressure. So yan po ang diferensya nitong ano na to, position na to sa black pagka nag-d takes e4 lang. All right, balik tayo sa rook e6 and then queen g3. Atake sa G7. Then, napilitan na namang bumalik. So, dalawang knight na naka-atras. Ayan po. Super passive talaga. So, dito hindi na naiwasan na ma-one pawn down na ang black. Ganun talaga po ang ang kahihinatnan kapag passive ang pyesa. Okay? So, king F8 para depensa dun sa knight. At the same time, iwas din sa pin. MVL played queen H4. So, threat yung rook sa D8. So, dito, nag-rook d7 si Shaq. Kasi ano ba mangyayari kung mag-g5 para i-block yung threat? May mga queen d4, butas pa rin sa h8. Ayun. At kung mag-knight f6 naman para cover din sa threat sa d8, may mga c4 lang. So, pampatibay lang ng center. Okay, so silent ito pero unti-unting sinasakal. Kumbaga parang walang magawa yung block eh. Unti-unti lang pero mamaya yung epekto niyan ang lakas. So, ano lang, pampatibay lang, positional lang, strategic strengthening lang. Ayan, so after rook d7, ito po ginawa, and then knight d3, kinontest na yung d-file. So dito, nag-knight cd6 si Shaq. Kasi nga, pagka kinapture, then rook takes d1, may mga threat na naman dun sa d8. Grabe, ang daming problema ng black talaga, since napaka-passive talaga ng mga pyesa naka-atras. So, Shaq played knight cd6 and then knight d4. Another good move by MVL. So, after knight d4, Shaq played rook e5 kasi wala na rin siya magagawa. Kung mag-rook e7 siya, then knight d5, rook takes e1, rook takes e1. So, dominate na talaga yung e-file. Ayan. So, mamaya may mga rook e7 na. Okay, so multiple ideas na, samantalang yung pin walang magawa sa kabilang side. Ayan po ang nangyari dito. So rook e5, then MVL played knight g4, rook d5, knight e5, attacking the rook on d7. So nagrook c7 syempre, and then actually pag knight e5 nagresign na pala. So assuming lang yung rook c7, since nagawan ko ng analysis, magkukuin d8 lang followed with knight d7, check. And then, followed with rook takes e8. Capture na yung knight sa e8. Okay? So, strategically dead. Kung mag-rook e7 naman, may mga knight g6 naman. Sasayawan lang ng kabayo, bitin pa rin ang rook sa e7. Ayan po. So, dito pa lang, after knight e5, based dun sa notation ng follow chess, nag-resign na si Shaq. Okay po, so maraming salamat po at sana natuto po kayo sa game na ito. Ang lesson dito, sana dapat laging active ang mga pyesa natin hanggat maaari. Dapat laging near the center, lagi siyang may control sa center. Kapag umaatras talaga, nagkakaroon talaga ng mga ganitong diferensya.
Okay, nagkakaroon ng strategical problem. Ayan po. Tapos, syempre, iingat din tayo sa mga pawn move. Pawn move kasi nga nagkikreate ng weak pawn o kaya ng weak square na kung saan hindi natin namamalayan na yun na pala yung pinakamalaking problema paparating sa position. Ayan po yung mga lesson dito. Ayan po, maraming salamat po sa pagtiyaga niyong panonood. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, subscribe na po kayo para at least ma-notify po kayo pag mayroon akong mga bagong videos kagaya nito. Maraming salamat po sa inyong lahat at abangan pa natin yung tie-break games nila at makakaasa po kayo na i-analyze ko yon. Maraming salamat po at magkita-kita tayo sa mga susunod pang videos.